Magandang araw po, magandang gabi sa lahat. Ngayon po, magkatanggal ako ng seed. Magdi-deseeding ako sa aking mga hot chilies. Kagaya ng sinabi ko dun sa last videos ko na ang next videos ko, magtatanggal ako ng seed sa aking mga hot chilies, no? Papakita ko ngayon sa videos na ito kung ano, para ako magtanggal ng seeds and the same time, paano ko sila pinapatuyo. Tapos, pagtuyo na yung seeds, kung saan ko sila nilalagay, no, sa mga container ko na maliliit. So, papakita ko sa inyo yun. So, ngayon, kailangan, bago tayo magtanggal ng seeds, bawat grupo niyan, kailangan may label sa properly labeled, no, para hindi sila mag-mix yung mga seeds nila, no. Pangit kasi pag mag-mix, no, hindi natin kung anong klase, anong variety nyo, no. So, ito, ngayon, unahin ko ito ay, itong aking peach, no. Ito yung peach yan. So, ito ay isang 7-pod peach. So, ito yung grupo na to. Ito yun. Yan. So, lagay natin dito. Tabi natin to. Kung mag-seeding tayo, kailangan ano, may gloves tayo kasi grabe. Pag kumapit to sa kamay mo, tapos makamot mo kung saan bandang parte ng katawan mo, napaka-angham. So, precaution tayo, no? Kailangan mo safety first. Okay? So, tanggal natin ng, matanggal natin kung ano niya, ang kanyang stem niya, no? Tanggal natin yun. Yun, no? Ang ganda ng seeds niya. So, dito ko siya ilalagay. Parang siya madumi, no? Pero yan yung mga sili yan na ano yan. Mga dagta-dagta na yung sili. So, kailangan. Itong kutsilyo ito, ito yung ginamit ko pa rin last year. So, hindi ko na ito hinugasa kasi sili na naman gamit dito. Kaya ako tinatanggal to para ito ay aking, ito yung gagamitin ko pang tanim next season, no? Ito lang, no? Tingnan natin doon. Actually, sinisipon ako dahil grabe, no? Kung nasingot mo yung amoy niya, kakaiba talaga. Masakit sa ilong. Kailangan matanggal natin bahat isa. Isayang naman, no? Kasi hindi mo alam kung sino dyan tutubo o hindi. So, siguro din natin ang ano, hinug na hinug yung sili. Yung fruit na ano, hinug-hinug para yung seeds niya matured. Para mas malaki yung percentage ng magbubuwal siya pag tinanim natin. Hindi ako gano'ng nagkakaroon ng peach na kulay na sili. Baka na, ang galing ko bawat isa na ito. Sayang naman kasi. Ito may ibang sili dito na buto niya ay lima lang, apat. Kaya bawat seeds nito importante. Sorry guys ha, singot ako ng singot dahil. Makapasok ko yung amoy niya sa ilong. Nakakasipon yung amoy. Ayun, natapos si 7-pod peach na tanggalan ng seeds, no? Ano ako ng 7-pod peach na natanggalan ngayon, no? Pero marami pa dun sa labas, dun sa garden. Marami pa. So ngayon, ito na siya, no? Ngayon, ipapatuyo na natin ito, no? Ilagay ko ito sa ito, newspaper na maliit lang. Siyempre, kailangan may may level pa rin siya, no? May level pa rin dapat. So, lagyan lang natin. Pus natin dyan. Kailangan ba, ano? Lahat ng seeds dapat isang lagayan na ito. Kailangan tanggalin mo lahat. Kasi pag may natirang isa dyan, gusto tumubo, tapos iba naman variety na lagayan din doon. Mag-mix na siya. So, ito wala na siya dito. Ganun natin. Para mabilis siya matuyo, no? At huwag lagi tagang kalimutan ng label. Okay. Yan. Ano yan? O, dito mo, sa side mo na siya. Susunod naman ay ito ay 7 Congo Mustard Chocolate. Okay. So, mayroon akong 7 Congo label. Tabi natin. Mm.
pag inaboy mo siya, no, ang amoy niya, parang raspberry talaga ang amoy niya, no. Kaso lang, ayoko tikman. Kulia, tikman ko na sila. Grabe. Kailangan mo na maraming, ano, gatas. Ang sakit. At sakit na lang, eh. Papakita ko lang sa inyo paano ko ginagawa, no, saan ko pinapatayo. Pero hindi ko tapusin lahat, no, kasi ako, abulin ako ng siyam-siyam. Pinakita ko sa inyo lahat na kung paano siya tanggalin lahat isa-isa, no. Lahat ng variety, dami-dami pang variety. So, ang purpose ko talaga dito, no, ano siya, kaya ko tinanim yung mga seeds ko. Kaya na sabi ko nga last time, no, para sa seeds. Tapos yung seeds na to, dadalhin ko sa Pilipinas. Tapos doon ko papatubuin, tapos doon ko na ibebenta. Doon ko sa Pilipinas ibebenta itong mga ito. Puno na niya, or yung mga prutas niya. So, chili flakes, and chili sauce, mga ganon. Chili oil, mga ganon. So, ito maganda, ano, ito mo, pula-pula na siya, no? Medyo, ayan, ang hinug na talaga yan, no? Ay, maganda. So, actually, guys, ito yung gabi, no? Ito yung umuwi ako ng, ano? Simula nag-harvest ako. Ito yung umuwi ako ng bahay, galing trabaho. After kumain, almost before kumain, ito yung ginagawa ko nung katanggalan ng seeds kasi ang dami nila. Yun lang yung time talaga na pwede ako magtanggal, no? After work. Which is gabi. So ito lang, you know, ito na yung seeds niya sa variety na to. So kukaw ako ng paper. And konti lang ang seeds. Malita yung ano. So 7 conga mustard. Chocolate. Sino ngayon, pakita ko sa inyo kung saan ko sila nila, ano, pinapatuyo, no? So, ito. Tanin ko siya. So, dito ko siya pinapatuyo, no? Ito ay cylinder area. So, pag binuksan mo siya, yun. Ito yung cylinder namin, no? Yung hot water yan. Kasi kailangan namin ng may tatubig para paglamig. Taglamig ba ako? Kahit everyday, kaya kaya maligo yung malamig, no? Parang yelo kasi yung tubig dito, no? Makailan mo ng hot water mix. So, dito ko siya pinapatuyo. Mainit ito. Actually, itong area ito, itong mga drawer na to. Lagayan to ng mga linens, taka yung mga tuwalya. Kita mo yan, no? Yan. Lagayan ng mga tuwalya at linens, no? So, ginagawa ko ito. Simulan nandito ako. Dito ako nagpapatuyo ng ano, mga kinat ko na ano, kinat ko na mga natagal ko na seeds na mga ano, nasili. So marami yan, no? Okay. So, ito, dalawang araw to dito. Actually, dalawang araw ko siya pinapatuyo dito para matanggal yung moist niya sa ano, para hindi siya mabulok, no? Kasi pag tinago mo siya sa container na mayroon pa siyang mga moist. Umumulch siya, no? So, ito dalawang araw yung talaga maganda. No, tuyo na siya, tuyo na. Yan ay reaper. Tapos yung isa naman ay okay, ano itong isa? Purple Reaper. Reaper rin siya. So, ito na yung mga nakaraan nyo. Matagal lang siya mag-dry. Ito, mag-dry siya ng mga 2 weeks siguro, no? Bago talaga siya mag-dry. Itong Reaper, no? Kukunin ko siya. Lagay siya sa container since dalawang araw na siya dyan. So, yun guys, no? Ito ay Red Reaper. Ito nga ang
Ito nga yung Purple Reaper. So ito 2 days ko, kagaya na sinabi ko, 2 days ko sila pinapakay bago ko sila ilipat sa mga container nila. So ito ang Red Reaper ko ay itong Red Reaper. So lagay ko sila. So kahit tuyo na yung mga seeds na yun, no, ingat pa rin tayo, no, kasi ako, nagtanggal na ako ng gloves kasi mahirap maghahawak, no. Ayaw ko rin mahawakan ito ng ano, na may gloves ito kasi nakapit niya yung hanghang. So ang ganyan yung label niya. Reaper guys, no, pinakamahanghang, no. So kailangan i-fold mo lang yan. Kita nyo narinig nyo yan. Sabihin, tuyo-tuyo na talaga siya, no. Matanggal ang iba. Kaya natin kalusin. So, Red Reaper. Mas puno na. So, isa ay Purple Reaper. So alam natin guys, no, yung mga shoutout sa mga ano diyan. Sa mga may sasili diyan na bihira na tayo makakita sa Pilipinas ng ganitong klase mga varieties sa mga hot chilies, no. Pero meron, meron diyan. Pero bihira tayo makita na may binebenta, no. May binebenta na seeds o binebenta na puno o binebenta na yung bunga niya, no, yung fruit niya. Bihira lang tayo makakita noon. So, ito ginagawa ko, no, sa gaya na nakikita nyo. So, lahat yan. Yan. Lahat yan, no. Bawat isa dyan may label, no. Nilalagay ko sila dyan. I-label ako bawat isa, no. Para makita ko kung alin dyan yung mga kagaya na ito. Choco Brain Naga. So, kita mo sa Choco Brain Naga, no. Unti lang yung seeds niya. So, dahil, siguro ito tatlo lang ito, no. Hindi kasi, kagaya na sabi ko, may mga bunga na ilan na yung seeds na binibigay. So, pero mayroon pa naman doon sa garden na mga ganito kasi variety. Kasi lang, inuna ko lang talaga yung mga hinog na. Kasi baka nga mabulok, masayang. Kaya ito lang yung seeds na, no. Unti lang talaga. So, ganito, no. Yan yung ginagawa ko. So, bawat isa nyan, yung isang variety. Bawat isa, no, yung isang klase. So, ang dami na ito, no. 29 na ng variety nandito. Hindi pa takot tapos kasi marami pa akong hindi na si seed, no, natanggalan ng seeds, no, na mga varieties. So, pagkatapos ni store ko sa may sa kwarto ko, no. Meron pa ako dong box doon na kung saan sila nalagay. So marami pa akong ganito, no. Mga 40 plus pa lang nalagay ng ganito. Tapos ito pa yung mga varieties na ano, may mga varieties pa diyan, no. Mas meron pa sa garden na varieties na hindi pa nalagay. Sa next videos na po, papakita ko kung anong ginagawa ko doon sa mga nakita nyo na nakinat ko ng mga chili flakes po ang gagawin ko sa kanila. So, sa next video, papakita ko sila kung paano ko ginawa chili flakes. So, yun po. Salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa mga hot chilies ko. So, until next time po. Thank you.